alright, alright. Okay, okay, okay. Hello guys! Medyo mahaba-habang almost 8 days bago ulit nakapag-video. So, ibig sabihin, busy-busy po akong inyong lingkod. So guys, ngayon, usapang pagdadrive tayo sa mga beginner tayo. Sa mga teenager dyan, guys. Sa mga teenager kasi natin, kaya hiling nila ngayong mag-drive. So, halos lahat sila gusto nilang magkaroon ng license. So, usapang pagdadrive tayo ngayon, guys. Nice. So, once na nagdadrive tayo, kung gusto mong mag-drive at gusto mong gumamit ng isang sasakyan at para hindi ka makapermisyon ng iba, unang-una mong gawin, kumuha ka ng license. So, paano ka kukuha ng license? Unang gagawin, guys, pag kumuha ng license, kailangan mo muna mag-seminar. So, required yan. Required yan sa mga requirements once na gusto mong kumuha ng student license. So, lahat tayo ay dumaan sa student. Nice. So, kailangan sa ngayon, kasi dati hindi naman kailangan yan. So, ngayon, ang dami ng proseso bago ka makakuha ng license. So, dadaan ka rin ulit sa student, pero may mga nadagdag na iba tulad ng seminar. So, ano ang ginagawa sa seminar? So, bibigyan ko lang kayo ng konting idea lang, pero hindi ko sure kung tugman-tugma yung sasabihin ko sa inyo. Unang-unang topic sa seminar ay pinapamiliarize kayo sa mga pagkakaalam ko, road sign, yan, sa mga topic natin, at kung sa mga road markings, yan, at kung ano na pang makikita sa lansangan once na gumamit ka. So, pangalawa, guys, once na nakakuha ka na ng license, kapag nakapag-seminar ka na, so, kailangan mo nang magpa-schedule sa LTO. So, meron tayong tinatawag na schedule din. Hindi katulad nung araw, punta ka lang sa LTO, gusto mong kumuha ng student, eto na. So, ngayon, papa-schedule ka pa sa LTO. Once na sinabi sa'yo na LTO, kinabukasan, bumalik ka. So, iyaano ka niyan. Bibigyan ka, pagkakaalam ko, ng requirements pa para makapag-test drive ka. Yung mga kasama kasi yan guys Kailangan mo mag-drive ng actual. Nice. So, yan, pagkakaalam ko, yung mga yan. Then, pag nakuha mo na iyan, nakapag-seminar ka na, nakapag-drive ka na ng actual, driving school na ngayon papasok, guys, yung babalik ka ngayon ng LTO. So, maaari pagbalik mo ng LTO, hindi ko lang sure ha, maaari pagbalik mo ng LTO, pila ka, bayad ka, then pa-picture, then schedule ka ulit kung kailan mo makukuha ang release ng inyong student. So, yon. Nice. So, pangatlo, guys, syempre tayo, pag may student license na, malakas na loob. Akala nila, once na nagkaroon ng student, pwede basta-basta mag-drive. Hindi, guys. Meron tayong tinatawag na kailangan mo ng kasama. Once na nag-drive ka at student license ka pa lang, kailangan mo ng kasama. Hindi required kung professional o non-pro ang iyong kasama. So, wala naman sinasabi doon. Wala naman silang requirements ang LTO. Kung kailangan mong, kapag ikaw ay student handle, ay kailangan professional ang iyong guide once na nag-drive ka. Hindi. So, pagkakaalam ko, wala nakalagay na ganun. So, siguro, kahit non-pro, yung brother o yung kapatid mo at may non-pro ang inyong kanyang license, okay lang yon, isama mo siya once na gusto mo yung mag-drive. Hanggat hindi napapalitan ng iyong student license ng non-pro, hindi ka pwedeng mag-drive ng solo ka lang. Kids, yan ang tandaan nyo. Hindi kayo pwedeng mag-drive ng solo lang, sasakyan lang, at kayo lang. Ang handle nyo ay student. Pwede kayong ma-issuean na
no license. Once na nahuli kayo. So, mangyayari niyan, ang inyong sasakyan na dala ay mai-impound. Kawawa naman ang inyong nagula. Diba? Alam ko guys, malalakas ang loob ninyo. Pero sa panahon ngayon, mas malalakas ang loob ng manghuhuli sa inyo dahil unang-una, hindi nila iniisip na ang huhulihin nila ay kung kaya bang magtubos ng impound na sasakyan. Yun eh. Basta kayo ay nagkamali, impound ng inyong sasakyan. So, ibig sabihin, nice. Maging huwaran kayong mag-drive, lalo na kapag gumamit kayo ng inyong anang lansangan. Dahil kailangan ngayon, sa panahon ngayon, sa dami na ng sasakyan, kung ikaw ay magugulatin at bagito ka palang mag-drive, guys. Magugulat ka palang sa manibela. Once na nagulat ka sa manibela, pwedeng ang tendency, madisgrasya ka. Paano kapag may sakay kang mga barkado mo? Nadamay pa sila. So, ang tendency niyan, sagot mo pa sila. So guys, basta tayo, sumunod na lamang kung ano ang kailangan. Once na gusto nyo mag-drive ng inyong sasakyan at student pa lang kayo, kailangan may kasama kayo. So guys, pag kayo naman ay nakakuha na ng non-pro at magaling na kayo mag-drive, ibig ko sabihin ay bihasa na kayo mag-drive, naka non-pro na kayo, or kung ano man ang gusto nyo license, kung professional, ay ibig sabihin ay hindi na kayo basta magbara-bara-bay ng pagda-drive. Para tayong robot eh. Ibig ko sabihin, maging maayos kayong mag-drive, guys. Hindi yung para kayo nakikipagkarera. So, although hindi ko naman isinasat santabi na may mga bagay, may mga oras, may mga araw na kailangan natin magmadali. Pero, hindi ibig sabihin, nagmamadali tayo ay basta na lamang tayong gumamit ng inyong daan, ng ating daan. Ibig ko sabihin, basta na lang kayong kumaliwa, basta na lang kayong kumanan. Siyempre, ang mga sasakyan, iyan, hindi alam kung ano ang iyong nasa isip. Kung kayo ba ay kakanan, kung kayo ba ay biglang kakaliwa. So, magugulat sila. Ang tendency niyan, either na masabitan nyo sila, or banggain kayo dahil naiinis sa inyong pagdadrive. Ganun lamang yun. So, ibig ko sabihin, nice. Once na ano na kayo, legal na kayo mag-drive, maging responsible naman kayo once na gumamit kayo ng daan para hindi tayo makaistorbo ng iba. So, once na gumagamit na kayo, pang-apat guys, once na nakakagamit kayo ng sasakyan, syempre kailangan alam nyo kung ano ang dapat nyong i-check sa inyong mga sasakyan. Mga kids, mga teenager natin, dapat hindi basta lang gumagamit ng sasakyan. Dapat alam ninyo kung paano i-start, kung paano i-park, kung paano bago mag-start ng sasakyan sa umaga, ano ang mga i-chine-check. Dapat yan, mga minor lamang na i-chine-check sa isang sasakyan bago nyo gamitin, bago nyo pa i-startin. So, i-check nyo yung tubig, i-check nyo yung langis, i-check nyo yung battery. Ganun lamang guys. Then, pag kayo ay kung kayo ay naka-diesel, meron yung tinatawag na heater. So, yung heater na yon nasa panel board nyo yon para hindi kayo malito, dito lumalabas yon. Once na ikinilik ninyo, i-on ninyo ang inyong susi, lumalabas na yon. So, hintayin nyong mawala yon yung heater na yon, then tsaka nyo i-start. Ganun po ang pag-i-start ng diesel. Sa gasolina naman, so, start nyo lang, then after 5 minutes, tsaka nyo paandarin. Ganun din sa diesel. Kailangan nyo munang i-warm up kahit anong sasakyan guys. Bago nyo paandarin sa umaga, kailangan nyo munang i-warm up. Diba? Parang tao lang din yan eh. Bago ka mag-gym, bago ka mag-exercise, kailangan mo ng warm up para hindi mabalian. Diba? Ganun lamang yan guys. So guys, kung kayo naman ay marunong na mag-check ng inyong mga sasakyan, darating ang time na kailangan nyo iparehistro ang inyong sasakyan. So, ang kailangan nyo lamang dalhin, ORCR, Xerox. Then, paano na kayo
nagpa-emission test na kayo doon sa designated na emission test ng LTO para hindi kayo magpabalik-balik or para hindi masayang ang inyong 550 rin yun, guys. Sayang din yun. Pang gas or pang diesel nyo rin yun. Kung kayo magkakamali, additional na 550, lugi na kayo, diba? So, ang inaano ko lang, kailangan alamin ninyo yung step by step kung paano magparehistro. At alam ko naman na hindi pwedeng hindi ninyo alam, diba? At pagkatapos, nasabi ko na ata kanina, ORCR, Xerox copy lamang. So, yun lang, guys. At wala na akong ibang bibigay sa inyong mga idea. At ito naman ay nagkakapwentuman lamang tayo. Kumbaga, nagre-refresh lamang ako sa mga bagito nating nagdadrive or sa mga bagong gustong humawak ng manibela at gustong gumamit ng daan para at least aware sila. Hindi lang yung basta na lamang sila gumagamit, basta na lang sila gumagamit ng sasakyan, di ba? At least na-aware sila. So guys, dito ko na tatapusin ang aking video. Ito po ang yung ka-40. Pumipiyak-piyak pa. Bye guys!